What's up mga katropa, welcome back to my channel. For today's video is i-install natin yung Dunlop na tires. So, tuturuan ko kayo paano mag-install ng tire na walang gasgas. Then yung proper installation talaga para if ever ma-change kayo ng gulong, hindi kayo mahihirapan. So ito yung tires natin, MX-52. So ito yung ginagamit talaga sa mga nagtitrade. So we're going to the shop now. And then yan, tuturuan ko kayo kung ano proper steps na pagtanggal ng gulong or yung pag-install ng ganito kalaki na gulong. Ito yung CRF natin mga katropa. So fresh from stock, very stock on the CRF 150L. Yung gulong niya is IRC pa. So it's the front tire size is 2.75, and yung likod naman is 4.108 by 18. So yung first step natin mga katropa is kailangan natin ng jack. So kahit anong jack, basta maangat itong front tire natin. So dobling ingat lang para hindi magagasgas yung frame natin. So sa front tire naman is kailangan natin ng socket or yung plus na wrench na ginagamit nyo para magtanggal ng gulong ng sasakyan. So pwede na yon. So sa left side naman is 17 back wrench. Then dito naman sa right side is it's a 21. So yung nut maluwang na. Then let's make sure na yung front axle is madali lang ma-remove. That means it is properly uninstalled. So yung make sure na yung mga spacer is nakatago, baka mahulog. So kitang-kita nyo naman kung gaano ka brand new pa yung rotor disc natin, hindi mo masyado nagamit. But first we'll remove the nut sa may kanyoto yung tawag ito or yung pito. So this is a tube type, 2.75 by 21. So we'll remove the tires now and we'll use the mano-mano style of the vulcanizing because hindi daw kaya sa machine nila. So mas maganda talaga mga katropa if meron kayong machine. So yun mga katropa, tapos na na-install yung sa harap. Yan, napakaganda Dunlop MX-52 intermediate. So tingnan nyo kung gaano kaganda ang spikes. Very nice ang spikes and my color green pa ito na brand new mark. So yun, now let's go with the rear tire. So natanggal na. So nag-fast forward lang tayo. So kitang-kita kung gaano kakapal yung MX-52. So yung rear, this is the rear tire. So ang sukat nito mga katropa is 100 by 100. So nilalagyan ng sabi nila is conditioner daw ng shampoo. Siguro yung sun silk pwede na para madulas and easy lang ma-insert ni manong vulcanizer or manong tire man. So you need to press this part para mas madali siyang ma-install. Yan. But this time we'll use the machine kasi kanina is nagmano-mano tayo, then delikado, baka magka-scratch yung rims natin, sayang naman.
So, medyo matigas talaga tong gulong na ito dahil malapad. So, yun mga katropa, konting ano lang, push lang. Then, may insert na ito. So, yung spikes ng MX-52 mga katropa is very wide. Then, malalaki yung spikes sa center. So, this is good for traction and durable sa mga enduro hard trails. So, yun. May feel mo talaga kung gaano kakapit ito sa maputik na surface. So, yun mga katropa is tapos na yung harap. Then, yun, napakaganda. Napakalapad tingnan. And then, sa likod is wala pa. So, hinihintay na natin matapos yung sa tire man. Then, install natin yung sa likod. So, make sure na meron kayong jack stand or yung jack na maganda para hindi ito madudulas. So, dapat naka-jack ito sa may linkage banda para mas maganda yung tayo niya. So, let's install the rear tire. Tapos nang na-install yung 100x100. So, we will adjust it and you'll install the sprocket chain. Then make sure mga katropa is yung rotor caliper or yung brake calipers natin is naka in the right position. Yan. So, kailangan ito ng setting. So, gamit yung paa. Iangat nyo yung gulong. Then make sure yung chain is nasa proper position. Yan. So, pwede nyo nang ibalik. Then, yung rear axle, make sure na okay siya pagka-insert. Yan. Then, yung brakes natin, make sure na in the right position para hindi ma-damage yung rotor disc. So, yung mga spacers ng hub, make sure na nabalik na. Kasi kailangan yan. Pag hindi nyo na-install yan mga katropa, is masisira yung hubs nyo. Then, mahal pa naman yung hubs na sa mga 6,500. So, slowly push the axle. Then, adjust nyo yung ano nyo, adjuster. Move it to the right. So, konting push lang para mapasok dun sa hubs. Yan. So, try nyo yung ikot if napasok na ba or wala. Then, make sure na magta-trail kayo, mahigpit yung pag-tighten ng mga nuts para hindi kayo ma-disgrasya. Yan, push nyo lang. Then, yung mga locks ito, just make sure na naka perfect fit sa swing arm. Then yung nut, yan, lagay nyo ang nut ng mabuti. So make sure na it's properly tightened. So gamit yung mga back wrench natin. So 19 then 17 combination. So yan, adjust nyo lang yung chain adjuster. Mamaya, then hawakan nyo lang muna para kumapit yung ihi or yung axle. So, make sure na walang stock up yung brakes. So, yung nasa freewheeling siya. That means maganda yung pag-install ng tire nyo. Then, yung caliper or brake pad is properly installed para hindi ito magsa-stack up sa rotor disc.
So yan, we're done. So I hope you liked the video. Like and subscribe on my YouTube channel. See you on my next vlog. Bye guys.